Naglabas na ng official statement ang Pilipinas vis Min Super Cup tungkol sa controversial games sa pagitan ng ARQ Builders Lapu-Lapu City at ng Sikihur Mystics. Siguro naman karamihan sa atin eh alam na yung naging istorya sa laban na yan. At nabigyan niya ng fine at penalty yung mga players at team na involved, at ito nga Sikihur Mystics e ban na for life dito sa Pilipinas vis Min Super Cup. Pero ang tanong ng bayan, eh bakit ito daw ARQ Builders eh hindi? Wala na nga paligoy-ligoy pa, diretso na tayo. Ayon sa ating insider na hindi na natin nabibigyan ng pangalan, ang katotohanan sa game na to ay nagsimula daw talaga lahat sa Sikihur Mystics. Ito daw, Sikihur Mystics, eh una pa lang, eh talaga nga wala na nga balak manalo. Dito pa nga lang sa jump ball na to, eh makikita nyo na, bigay na yung laro. At makikita rin natin dito na maganda naman ang flow at yung takbo ng laruan nitong ARQ Builders. Unlike sa Sikihur na talagang umpisa pa lang wala na talagang gana. Pero bago matapos ang first quarter, nagkaroon ng pagbabago sa takbo ng laruan ng ARQ Builders Lapu-Lapu City. Ayon sa ating insider, na-disappoint ang mga players ng Lapu-Lapu sa ginagawa ng mga players ng Sikihur. Binababoy niyo yung laro, tara babuyin natin. At doon na nga natin nakita yung mga kumalat na mga video sa social media mula sa side ng ARQ Builders na talaga nga binash ng mga basketball fans. At hindi nga lang yon, maging ang mga PBA superstar. At isa nga dito ay si Rendell Sanining na nagtrending actually sa social media sa kanyang free throw na kinaliwa at kinanan. Sa mga hindi po nakakalam, itong si Sanining, eh out of tournament na po, no? Yan po yung binigay sa kanyang penalty. At bukod sa masakit na penalty na pinataw sa kanya, eh talaga nga pinagpiestahan siya sa social media. Nagtanggol ko pa nga ito, no? Nagpost ako sa aking Facebook at pati ko nabash. Kasi na-interview ko to, no? Bago pa yung Bismin. Nasa totoo lang, kung babasihan ko nung nakausap ko siya, eh hindi talaga ako maniniwala dun sa mga pinaparatang sa kanya. Napaka-passionate sa larong basketball, ang dami niyang pangarap. Kaya isa ako sa nalungkot na nahusgahan na siya ng mga tao nang hindi pa inaalam yung buong istorya. Ayon sa ating insider, itong si Rendell Sanining ay talaga nga umiyak sa harap ng gap. Base sa nilabas na official statement ng team ng ARQ Builders Lapu-Lapu City Heroes, nawalan ng gana ang mga players, disappointed sa ginagawa ng mga players ng Sikihur Mystics. At naging remorseful at talaga nga humihingi ng paumanhin ang team ng ARQ Builders sa opisyales ng Pilipinas vis Min Super Cup, unlike ito nga Sikihur Mystics na kung ano-ano pang dahilan ang sinasabi. Sa madaling salita, kaya nagkabaldog-baldog na rin ang mga tira nitong players ng taga ARQ, ay yun na ang kanilang naging reaksyon sa ginagawa ng mga players ng taga Sikihur Mystics na talagang binababoy naman daw na talaga. Pero sabi nga, ang isang mali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Pero ito na nga, no, nagkamali sila sa kanilang naging reaksyon. Ang tanong, eh karapat-dapat ba silang kulang na nga lang murahin sila sa social media? Tulad nito, no, bukod kay Sanining, itong si Don Ochea na na-interview ko pa last week dahil naging player of the game, ay isa rin sa mga nahusgahan agad nang hindi pa alam ang buong istorya. Sobrang sakit sa mga players na to dahil hindi nila maipagtanggol yung kanilang sarili. Iiwanan ko sa inyo to at sana, hopefully, maging malinaw para sa lahat at sa mga maagang nanghusga sa mga players na to. Maraming salamat. Ako nga pala si Kino at welcome sa akin channel from the sideline. At ito nga pala, no, yung bago mag second quarter na ayaw nang maglaro ng mga taga ARQ Lapu-Lapu City Heroes dahil sa hindi na nila masikmura yung ginagawa ng mga taga Sikihur Mystics. What's going on there? The ARQ Builders refusing to stand up. What's going on there? The ARQ Builders refusing to stand up. Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat!